Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Ingin ang dalangin at pagsamo, nabayan mo. Diba poong Jesus Nazareno? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, nasa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa
ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat na panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na nakita kong may pahid ng dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi'y handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi'y handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumin handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi'y handog. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi, sa'yo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa'yo ay binitiwan. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi'y handog. Magsitayo na po ang lahat. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan.
kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumugod si Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din sa kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises nang tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Ngayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyong ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating pagninilay sa umagang ito, maganda pong balikan natin ang unang pagbasa. Narinig po natin ang kwento ho ni Moises ng bilinan ng Diyos na sila'y maghahapunan ng Paskwa. At ang dugo ng kordero ay kanilang mamarkahan sa kanilang mga pinto. At kung saan man makita ang dugo ng kordero, ang anghel ng kamatayan ay lilipas sa kanila. Ang tawag po ng mga Hudyo dito ay Feast of the Passover. Dahil hindi lamang po nag-passover o tumawid sa kanila ang anghel ng kamatayan, kundi maganda rin makita na ito din ay naging pagtawid po ng mga Hudyo mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Maganda din po sa atin bilang Kristiyano na ang pagnilayan ito, na ang ating ding buhay ay maging buhay ng pagtawid. Pagtawid mula sa kasalanan. Pagtawid mula sa pagkamakasarili. Pagtawid natin mula sa kawalan ng respeto sa Diyos. Kawalan ng respeto sa kapwa. Kawalan, katigasan ng ulo at pagyayabang. Sana ay tayo din ay tumawid mula rito, patungo sa pagmamahal sa Diyos. Kasi ang taong marunong magmahal, marunong rumespeto ng kapwa. Ang taong marunong magmahal, hindi nagyayabang, kundi marunong magpakumbaba. Ang taong marunong magmahal, marunong galangin ang ngalan ng Diyos. Sana tayo din bilang mga Kristiyano
imbitahan ng ating unang pagbasa na tumawid. Tumawid sa ating pagkamakasarili, tumawid sa ating mga kasalanan, patungo sa pagbabago ng buhay at paglago natin sa buhay pag-ibig. At eto, dito tayo iniimbitahan ng mahal na pong Jesus Nazareno na tayo ho, bilang mga deboto niya, iniimbitahan niya na tumawid. Tulad doon ng unang pagbasa, ang mga Hudyo, ang mga Israelita ay tumawid mula sa pagkaalipin. Tayo din po sana ay tumawid din mula sa pagkaalipin sa kasalanan tungo sa kalayaan. Kalayaan sa presensya ng Diyos. Kalayaan sa pagmamahal natin sa Diyos. Madalas kasi nating naiisip, ay malaya ako pag nagagawa ko lahat ng gusto ko. Wala kang pakialam sa akin, basta nagagawa ko, malaya ako. Tunay nga bang malaya yon? Maganda po yung nais balikan, no? Yung sinabi po ni St. John Paul II tungkol sa kalayaan. Ang tunay na kalayaan po ay nakikita sa paggawa natin ng tama at mabuti. Pag ginagawa natin ang tama at mabuti, tayo ay tunay na malaya. Pero kung ang ginagawa natin ay pangit at masama, alipin ka ng kasalanan. Kaya, no, imbitasyon sa atin ito, tumawid. Tumawid sa pagkaalipin patungo sa kalayaan. Tumawid sa kalipinan ng pagiging hindi tapat at pagsisinungaling tungo sa kalayaan ng katotohanan ng Diyos. Sana tayo bilang mga deboto, ito po ang naantahakin natin. At pwede nating hilingin sa Diyos sa umagang ito. Panginoon, akayin mo ako'y makatawid. Makatawid sa aking mga kasalanan. Makatawid sa aking pagkamakasarili. At akayin mo ako sa kalayaan ng iyong pag-ibig. Samahan mo ako, Panginoon. Samahan mo akong tumawid. Sana ito ang panalangin natin. Ito po ang una nating hilingin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bago pa ang mga kahilingan natin, ihiling natin sa Kanya, samahan mo akong tumawid. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo. At sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ang ating itugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan
at pamaraan na pag-aangin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon Diyos, huwag mo kaming hingaan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod ng may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, sa inadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa iyong katakilaan, pinamatilahan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hello.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salahang sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahin sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salamat po sa pag-ibig.
kasalanan ko.
pinapaalala sa mga nagsisimba. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.